ng tao ngayon, tayo kaalaman, pag-ibig at katapatan, pagkamasunuri ng tao. At lahat ng nakikita ng tao ay nanggagaling sa paghatol ng salita. Dahil dito tao'y kita ang kamangha-manghang gawain ng Diyos. Siya'y gumagawa ng labis na tao'y di kayang makamit. Malalaking misteryo at kababalaghan sa makatuwid. Marami ang nagpasakop na walang makahihigit sa paghatol ng kanyang salita, at walang kadiliman ang nangingibabaw sa otoridad niya. Tao'y nagpapasakop dahil sa kanyang pagkakataong at paghatol ng kanyang salita. Yaong di kailanman nagpasakop ay lumuluhod sa Diyos pag hinarap ng kanyang salita. Sila ay yumuyuko sa paghatol ng kanyang salita, di kailanman nagsisiyasat o humahatol gamit ang kanilang dila. Katawang tao ng Diyos ay lumalantad na parang siya ay karaniwan. Ngunit salita niya'y pinapakita ito sa tao. Siya'y puno ng autoridad at siya ang Diyos mismo. Mga salita niya ang pagpapahayag ng Diyos mismo. Walang maaaring magkasala sa kanya. Siya ay katawang taong Diyos. Inihahatid ng nagkatawang taong Diyos ang salita niya upang marinig at matanggap ng lahat ang kanyang paghatol. Diyos ay di nag-aanyong espiritu upang takutin ang tao na magpasakop. Tunay na disposisyon ng tao kahit na itagong malalim ay nabubunyag nitong totoo't pambihirang gawain. Upang tao ay maaaring makilala at mabago ito. Paghatol ng Diyos ay praktikal at inihahatid gamit ang salita. Ito ang awtoridad at kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Walang makahigit sa paghatol ng kanyang salita, at walang kadiliman ang nangingibabaw sa awtoridad niya. Tao'y nagpapasakop dahil sa kanyang pagkakatawang tao. Awtoridad.
katawan.